Good day everyone, this is Mestru Melchor. Welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung paano po natin mapaunlad ang ating mga negosyo. Ito po ay hindi lamang nakabase sa aking frozen foods business. Lahat po ng tips na ibibigay ko po sa inyo ay maaari po natin siyang i-apply sa mga iba't ibang negosyo or business po natin. Larangan po ng pagnenegosyo, kinakailangan po ng pag-aalaga, pagpapahalaga at pagkalinga sa ating mga negosyo dahil ang pagnenegosyo po ay isa sa sensitibong bagay sa atin, sa buhay natin. So talaga namang kinakailangan natin ng sipag at tiyaga sa ating pagnenegosyo. So maraming mga paraan na kailangan nating isaalang-alang. Marami akong mga ibibigay sa inyo na tips para mapaunlad pa natin ang ating mga tinatag at pinatayo na mga negosyo. Ang unang-una na dapat nating isaalang-alang sa ating mga negosyo o sa pagnenegosyo ay dapat maging masaya tayo sa ating ginagawa, maging masaya sa ating negosyo. So, kailangan natin ng tiyaga, ng malaking oras sa ating pagnenegosyo. So, ayun, para hindi tayo magsawa agad sa mga business natin, nasa halos 2 taon na po, sawa ng Diyos, yung business natin na frozen goods. Para hindi ka magsawa, kailangan talaga maging masaya ka. Everyday, maging masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Sa lahat ng trabaho natin, kailangan talaga. Dahil magre-reflect din yun sa gawain mo, sa ginagawa mo kapag masaya ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. Yun ang bottom line ko sa lahat ng mga tips na ibibigay ko pa sa inyo. Kailangan lang maging masaya sa ating negosyo, sa pagnenegosyo. Pangalawang tip po na may ibibigay ko po sa inyo ay mag-isip po kayo, misip kayo ng bagay na agaw pansin sa inyong negosyo. Katulad ko, frozen foods, usong-uso po ngayon. So, sa larangan ng pagnenegosyo ng frozen foods po ngayon, talagang malaki yung competition. So, pwedeng kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo ang maaring kakompetensya mo. Pero hindi naman yung negative side na competition kasi lahat naman tayo pwedeng magnegosyo ng ganun. So, kapag napansin halimbawa ng kaibigan mo, malakas pala yung kitahan sa frozen foods. So, maaring magbenta rin siya. So, katulad ko, marami na kaming mga resellers dito sa bayan namin ng Apari. Marami ng mga nagbebenta ng frozen foods dahil usong-uso nga, pandemic, takot yung mga tao, yung mga nanay natin na lumabas. So, gusto nila ay inaabot natin mismo sa bahay nila yung mga frozen foods products. Kasi pagkain siya, at saka fast-moving siya, lalo na yung mga hot dogs, mga tocino. So, mabenta talaga siya. Usong-uso po ngayon, mabenta ngayong pandemic. Kahit hindi pandemic, malakas talaga kasi pagkain siya. And then, essential. Essential siya sa atin. So, sa akin, sa frozen foods business ko, para mapansin yung produkto ko na frozen foods, kahit hindi ko sariling gawa, at meron lang nag-distribute sa akin, nagsusupply sa akin. Sa Facebook page ko, nagpo-post ako. So, meron akong posting na ginagawa. So, sa paraan na yun, yun yung parang masining, yun yung paraan ko ng isang masining na advertisement. So, since social media, lahat pwedeng maka-access dahil lahat tayo, halos lahat na nga, kahit mga bata, meron ng cellphone. So, I think everyone can access to it. Social media, may Facebook. So, kapag magpo-post ka online, yun din yung isang paraan din para ma-promote mo yung produkto mo. Mag-post ka sa iyong Facebook account o sa Facebook page. So, mas maganda kapag Facebook page, at least yun, pwede mo ma-boost yung iyong post. Pwede mo siyang ma-boost at ma-advertise, ma-promote na ni Facebook sa ibang lugar.
sa ano, ilalagay mo doon yung location, age, and then male or female, kung sino yung gusto mong ano, target mo. So ibubus mo siya, yun yung ginagawa ko. So sa pag-advertise ko ng mga produkto ko, makulay, masining, at talagang unique, yung talagang kakaiba na tatatak sa'yo. So katulad nito, ganyan po example ko ng pagpo-post ko sa aking mga frozen foods sa aking Facebook page. So napaka-colorful, nakaka-good vibes, nakaka-happy kasi talagang pansin na pansin. So ganyan po dapat mag-isip tayo ng paraan kung paano natin mas mapapaano kasi malaking competition na talaga ngayon dahil marami ng mga nagnenegosyo ng mga ganito. Ang pangatlong tip po na may bibigay ko po sa inyo ay umiisip po kayo, mag-isip kayo ng paraan kung paano ninyo mabibigyan ng pagmamalaki yung inyong mga katulad ko, resellers ko, kaya sa kumpanya ninyo, sa mga empleyado ninyo. So sa ganung paraan, mabibigyan ninyo ng pagmamahal yung mga empleyado o yung mga resellers po ninyo, pagmamahal sa negosyo. Ayan po, so ang pinakahuling tip na may bibigay ko po sa inyo, kailangan po ay matuto tayong makinig sa ating mga resellers. Kung ikaw ay boss sa isang kumpanya, matuto ka rin makinig sa iyong mga empleyado, sa kanilang mga payo. Kailangan matuto rin tayo sa kanila, makinig tayo sa mga sinasabi nila, o kaya kung may mga question po sila, katulad ko sa frozen foods business, yung isang reseller ko, meron siyang tanong, bakit daw po yung isang box ay 13 kilos lang? Binenta ko siya ng 15 kilos. Yung box na yun, ng chicken leg quarter, ay nakasil po at binayaran ko din siya ng per kilo times 15 kilos po. So, binayaran ko siya ng 15 kilos dahil naka-indicate sa box ang 15 kilos. So, sabi ko sa kanya, diyan papasok yung diskarte mo. So, paano mo siya didiskartehan? Ibenta mo siya ng per kilo, ikikilo-kilo mo siya gamit yung gramo na dinagamit sa palengke, hindi yung typical na kilogram, kilohan na yung malaki kasi mas malaki yung konsumo, I mean yung reseko niya. Kapag yung gramo-gramo lang na kilo ang gagamitin, yun maliit lang yung reseko at makakabawi ka dun. So ikaw yung mag-adjust dun sa presyo mo, dun sa benta mo. Yun ang sinasabi ko, in-explain ko ng maayos sa mga resellers ko sa frozen foods business ko. So, yun po. Ang bottom line po nito, kailangan lang po natin maging, kailangan may pakita natin kung gaano tayo kapursigido sa ating business, sa ating negosyo, para mag-reflect din po yun sa ating mga resellers. Para maging motivasyon or inspirasyon ito kayo sa kanya. Kahit na pakonti-konti lang yung tubo ko, kahit pakonti-konti lang yung kita ko, yung pinapatong ko sa mga benta ko, 2, 3, 5, kapag nakarami ka, malaki rin yung ano mo, makikita mo. Kahit na minsan nagkakaroon din ako ng konsumo sa, syempre magbabayad ka ng kuryente, nakakonsume ka ng kuryente, and then merong pang tarpaulin. Ako kasi nagbibigay ako ng free tarpaulin sa aking mga resellers kapag nakapag-avail sila ng 1,000 pesos only. Assorted products na yun. So sila yung mamimili. And then free delivery pa, cash on delivery. Pero sa akin, parang tulong ko na rin yun sa kanila. So ganun. Kaya siguro nagustuhan din nila na sa akin kumuha dahil certain nila siguro. Kahit nakakapagod tong ginagawa ko, as in, talaga halos minsan gusto ko nang iiyak dahil nakakapagod talaga. Kahit gabi talagang, ayan, nagde-deliver pa rin. So, meron akong GC kung gusto po ninyo sa mga taga-Apari. Ang location po natin is Region 2, Apari, Cagayan. So, magkakaiba tayo ng lugar. I'm sure magkakaiba din tayo ng supplier. Maraming mga supplier dyan na mas malapit sa inyo. Huwag na kayong kumuha sa akin. Maraming mga naghahanap din sa akin. Nag-PPM sa page na taga Tuwaw, Ilocos, Pangasinan. Sabi ko, may Isabela pa. Sabi ko, baka mas marami yung mababayad ninyo sa shipping fee kapag ipapadala siya.
wala pa kasi kaming talagang sasakyan na malaki na magde-deliver sa mga iba't ibang lugar. Isa lang yung sasakyan na ginagamit namin. Yung sasakyan nila nanay ko at tatay ko at pinapasabay ko lang sa kanila. Iba lang din yung business nila. Sa akin ay ang business ko is frozen foods. Yung parents ko is mga binebenta, yung typical na binebenta sa tindahan, yung mga toasted bread, mga pagkain. Wala na kasing ano ngayon. Nagbebenta din noon sila ng mga school supplies. Mga ganun yung mga basta binebenta sa mga tindahan. So kapag babiyahe sila, ipinapasabay ko na rin yung mga orders ng mga resellers ko sa mga malalayong lugar na madadaanan nila. Kaya free delivery and cash on delivery. So ayun, meron akong GC. Pwede kong i-add kayo kung nasa malapit lang kayo dito sa Cagayan, sa Paricagayan. Meron akong dalawang GC. Yung first GC ko nasa 24 members. And then yung pangalawang GC ko nasa 19. So kapag hopefully pinipray ko man na madagdagan ka at makagawa ko ng isa pang GC, talagang yun yung target ko. Sila yung asset ko, mga resellers ko. So kailangan pagtuunan mo sila ng pansin, kailangan lagi mo din silang ina-update. Kapag merong mga darating na bagong frozen foods, i-update mo sila sa price list mo. I-send mo yung mga pictures and then yung mga updated na price list nga. Kailangan talaga lagi mo silang kinakausap through kahit sa Facebook, sa Messenger. Kailangan maipakita mo yung pagpapahalaga mo sa kanila dahil sabi ko nga sila yung asset mo. Hindi ka rin makakabenta, hindi ako makakabenta kung wala yung mga sellers ko kasi sila na rin yung naghahanap ng buyers. So ayun po, marami pa akong mga tips sa inyo. Abangan po ninyo sa ating susunod na vlog. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless you always.